yung nangyari dun sa palayan ko dun sa ano, sa Iloilo. Bis nabukasan, ahini na sa lahat talaga yung bagyong Catherine sa Bicol region. Tapos yo, tapos tayo kumain, no? Hakit ko lang, kain tayo dun sa ibaba. Ulam ko ngayon ay ano, manok na may palaya, yung palaya na manok. Ayan. Isabaw. Tapos nagawa si Mayis ng gulay na talbos na may kamatis at sibuyas na may bawang, ay na may bawang tuloy. May ano, may bagong, kaya parami tayo ng kain yung araw na ito. Yun. Mga weather ngayon ay ganun pa rin, makulimlim pa rin. Pero wala na sigurong bagyo. Umalis na siguro si Catherine. Catherine ba o Catherine? Yun. Hapon, grabe, no? Nalata talaga yung bagyong Catherine sa Bicol region. Tapos talaga namang baha doon eh. Lampas tao. Halos dulo na lang ng bubong yung natira. Awawa na yung mga tao doon. Tapos kinahaponan dito naman sa northern ano ba na yung Batangas, Cavite, Laguna, binari sila doon. Kaya kagabi panik na rin kami. Pinasko ako na yung dalawang sasakyan doon sa parking, yung van tsaka yung pickup. Yung van, yun ang pinanghakot sa bigas kahapon. Sa kahapon, kumuha sila ng misis ng bigas sa Bukawi. Eh, kaya nangangamba kami kasi ang dami. Kukuha lang ng bigas tsaka mga grocery. Kaya, inausap ni misis si kumpare na maaari, pwede kunin niya muna yung ano, van para mapaglagyan ng bigas at samang grocery para akutin habang second alarm pa, kasi nag-second alarm eh. Kaya medyo natakot din kami, nag-alala, no? Tapos yung pick up eh, kung may nangyari doon sa mga sasakyan, siyempre malaking gastusin, di ba? Kaya masyadong nag-alala kami noon mga time na yun. Ayun, sa awa ng Diyos, hindi naman tumuloy yung ano, no, yung pagbaha hanggang second alarm lang siya, kaya naging panatag kami. Kaya ngayon, tula ko sa bahay, manutol pa rin doon sa cellphone, sa CCTV, sa tindahan, kung anong ginagawa doon ng mga titinda. Pinsan ni Mrs. doon nga, nag-arrange pa rin sila ngayon ng mga parinda na galing nila sa paghakot kagabi. Inaayos nila ngayon. Doon yung asawa ng pinsan ni Mrs. Tumulong din na tatrabaho naman sa DSWD. Kaya ayun po na. Kaya itingnan ko ngayon, pinapagramdaman ko. Ganun pa rin eh, parang wala pa rin nagbago eh. Yung ating kalangitan eh, madilim pa rin. Buro nag-iipula naman to ng tubig ulan para ibuhos naman mayang gabi ito. Sana naman, huwag naman sanang tumuloy na. Tsaka, malis na siguro ng bagyo kasi kagabi, habang pinapagramdaman ko yung hangin, sumisipol eh, sobrang lakas eh. Eh maramdaman mo rin talaga kasi andito ka sa third floor. Maramdaman mo yung hangin na sumisipol talaga. Sabi ko, huwag naman sana tumuloy yung baha para yung alam mong hindi ka ma-appreciate kasi pag bumaha, siyempre linisan mo yung bahay mo, tanggalin mo yung puti. Diba, ay ako bago akong pera. Kaya labas ko nga lang. Kaya yung
dalawang sasakyan ko, pinakuha ko lang sa kumpare ko. Sila lang nag-drive, tapos yung van, pinapunta doon sa tindahan para i-assist yung mga tao doon na nagliligpit mga paninda para in case na hindi talaga magpaawat, na bumaha talaga siya, at least may sakay agad sa van. Kaya yun ang ano namin, na sana wag naman tumulod. Buti naman at tinig naman yung ating panalangin doon sa may kapal na huwag nang tumuloy na bumaha, kasi nga si Kanaram na. Ayun, naging panatag kami nung bandang alas 11, alas 12 na tumigil ng ulan. Nasa nakatulog na ako, pagising ko ng umaga, ganun pa rin, wala siyang ulan. Tapos sana ganito lang ng panahon, ulim-ulim siya, nasa tumuloy, kasi talaga namang pag umulan siya, talaga namang kabado kami palagi dito. Kaya sana nga, huwag na muna talaga umulan, kasi yun nga yung ano ko nga rin doon, iniisip ko nga rin yung nangyari doon sa palayan ko doon sa ano, sa Iloilo. Bis nabukasan, ahini na sana. Yun, may nangyari, binaha, tapos natumba yung ibang palayan, lumapa yung palay. Pero hindi ko na inano, iniisip yun. May balik lang yung puno at saka kahit kumita na lang ng konti para pambayad ko dun sa mga pinagkanoan ko. Pinaghiraman ko ng pera. Kasi medyo malaki-laki yung ating nagastos sa operasyon. Kaya kulang-kulang kalahating milyon din. Sana kumita, tsaka balik lang puhunan. Okay na sa akin yun. Kasi na sa akin yun, nakitulong sa akin. Sayang eh. Kung hindi ko na iniisip yun. Kasi kung iniisipin ko yung nangyari sa akin pala yan, dagdag stress lang yun. Kung pa stressin yung sarili mo, di ba? Stress ka na nga sa ano, kasi kagaling mo lang sa ospital. Tapos paglabas mo, ay stress ka pa rin. Kaya sabi ko nga sa asawa ko, huminyo mo kayo. Sabi ko sa kanya na pwede mag-vacation kami sa ano, sa Iloilo, kahit mga 1 week or 15 days. Para naman kapag medyo makapag ganun, magpahinga-pahinga din, at saka makakain din ng mga sarawang isda, di ba? Kaya yun lang ang iniisip ko ngayon, na okay na sana, maging malakas ako para pagdating ng ano, ng panahon na gusto ko na magbakas sa Iloilo, anytime pwede na ako umuwi kasi malakas na ako eh. Ay, yun lang ang ano ko, na magbakas sa Iloilo para makakain naman mga masasariwang isda. Yun lang ang ano ko, iniisip ko. Hindi ko na iniisip yung mga problema-problema, si stress lang yun sa buhay. Ay, yun lang muna ang ating update ngayon, para alam nyo lang din kung ano yung mga nagagawa ko dito sa bahay ko habang wala tayong biyahe. Yun lang muna.